November 8, 2013, tumama ang pinakamalakas at pinakamalawak na bagyo sa kasaysayan ng bansa, ang Bagyong Yolanda. Isa ang Tacloban sa pinuntirya ni Yolanda. Halos 3,000 tao namatay rito. Nasa 15,000 naman ang mga bahay na nawasak. Marami na ang nagbago rito ngayon. Pero kita pa rin ang unos na pinagdaanan, 5 taon na ang nakakaraan. Ang mas malaking problema sa ngayon, marami pa rin ang nakatira sa mga tinaguri ang danger zone, tulad ni Leslie Sarsosa. Walang magawa kahit tanaw sa bahay niya ang babalang delikado sila pag nagkaroon ng tsunami. Mag-high tide nga lang daw kailangan nila mag-evacuate. Kaya kapag umuulan, walang tulugan. Iwan ko kung anong plano nila. Naghihintay lang kami. Kay yun lang, sabi, malilipatan na daw next year. Last year pa yun. I still find the recovery efforts very slow. Sabi ko nga, a lot of families are still in the danger zone. Tolerance muna ngayon kasi if you demolish their structures, then where will they go? Sa datos ng Tacloban City Housing Office, sa mahigit 17,000 pamilya na dapat ilipat sa mga permanent resettlement, nasa 5,000 pamilya pa lang ang nakatira doon ngayon. Reklamo kasi sa mga housing unit, may sira o kaya walang kuryente o tubig. Dito sa bahay ni Irene, kumpleto yung gamit. Merong TV, may computer, may mini component, may electric fan, pero lahat ito display lang dahil walang kuryente sa bahay na ito. Pagpunta naman natin sa kusina, makikita natin na merong gripo, pero walang lumalabas na tubig. Nararamdaman nyo ba minsan na parang wala kayong magawa? Opo, kasi hindi po makakilos ng maayos po. Lalo na pag madilim ang sa CR, sa sala. Pinunana ng Commission on Audit ang mga pabahay sa Tacloban. Kulang-kulang daw ang manpower at kapital ng nakuhang contractor ng NHA at hindi rin daw ito nabantayan ng ahensya. Sa sagot ng NHA sa COA, inamin nilang nagkulang sila sa pag-monitor ng proyektong ito. Sa pahayag ni Senator Ping Lacson na nagsilbing Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery nung panahon ni dating Pangulong Aquino, sinabi nitong 167 billion pesos daw ang kailangan para sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Pero inaprubahan man ito ng dating Pangulo, napakaliit lang daw ng budget na inilaan para tulungan ang mga biktima. Tugon ni Aquino, trabaho raw noon ni Lacson na pamunuan ng rehabilitasyon. Pero wala naman itong sinasabi noon na may issue pala sa pondo. Marami raw nangako ng tulong at ang pagkakatanda ni Aquino, gagamitin muna mga iniabot na tulong sakalang gagamitin ang pondo ng gobyerno. Noong 2016, dumalo si Pangulong Duterte sa Yolanda Anniversary sa Tacloban. Inatasan niya si Mike Dino, ang Presidential Advisor for Visayas, para tulungan ang mga biktimang hindi pa nabibigyan ng permanenteng pabahay. Patuloy na kinukunan ng pahayag ng GMA News si Dino. Mula rito sa Tacloban City, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.